Sa nalalapit na pagtatapos ng UAAP Season 84 Women's Volleyball at ang pagbabalik ng PVL 2022 Invitational Conference ay maugong na ring pinag-uusapan ang next step ng ilang seniors na may posibilidad na papasok na sa Pro League at lilisanin na ang kanilang home nest sa collegiate volleyball at makipagsapalaran sa PVL. Kilalanin kung sino-sino nga ba sila. Pero bago natin yan pag-usapan mga ka-latest, please huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka dito sa aking channel. Sa panahon na ito ay di natin masisisi kung mas pipiliin nila ang kabuhayan lalo na't mas stable at mas hamak naman na may sahod ang professional league, kung kaya naman ay maraming mga senior players ngayon ang nanatiling undecided kung gagamitin pa ba nila ang last playing year nila sa season 85 o makikipagsapalaran na sa Pro League. Matapos ang kanilang heartbreaking run sa UAAP ay una nangang nagpahiwatig ang duo ng Adamson na sina Tricia Genesis at Louie Romero despite of having plenty of playing years left for Captain Romero at graduating player na si Tricia Genesis ay posible nga ang dalawang ito ay di nagagamitin ang remaining years nila kasama ng Lady Falcons sa UAAP. Kahit naman sila mismo ay pinag-iisipan nila ang kanilang magiging desisyon at di rin naman kasi imposible na marami ng teams ang nag-offer sa kanila, lalo na ang nagbabalik na Akari team na umano'y gustong mag-build ng Adamson Club team. Ganun din ang Queen of Tigers Aya Laure. Matapos ang non-shaming pagbabalik sa finals ay di man kaila sa atin na naghihintay lamang sa kanyang muling pagbabalik ang kanyang former team na Photon, o mas kilala na ngayong Sherry Tigo Crossovers. Kung matatandaan nyo, 2019 pa ang huling laro ni Aya kasama ang Photon Tornadoes para sa PSL Invitation Cup. Pwedeng-pwede namang i-let go na ni Aya ang last playing year nito sa USTE since marami umanong recruits ang UST na kayang-kaya di umano'y punan ang pwesto ni Aya for next season. Di rin naman papahuli ang seniors ng Ateneo Blue Eagles na nagtapos as bronze medalist sa season 84 tulad na lamang ng season 81 rookies na sina Gunler, Rogest de los Reyes, at ang graduating player na si Danny Ravena. Maaari din naman silang lumipat kung gugustuhin nila, lalo na't maraming team ngayon ang naghahanap ng pangdagdag alas at may bagong team pa na pwede silang kunin as their pro players with well-compensated higit sa nakukuha nila sa collegiate team. Ito ay purong mga usap-usapan lamang, kung kaya hintayin muna natin ang official nilang desisyon, lalo na't it's their life and work. Kung ano man ang desisyon nila ay dapat nating respetuhin. Mulit-muli ay di masama ang lumipat na sa Pro League dahil being practical today is all we need. Di hamak naman kasi na makakalaro ka sa Pro ng maayos kaysa sa collegiate kung minsan ay sinususpindi dahil nga sa kinakaharap nating pandemya. Sa Pro League kasi di ganun kahaba ang season, di gaanong mahigpit ang rules, sigit sa lahat may sahod sa nasabing liga. Pero syempre ika nga ni Aya Laure, di ganon kadali iwan ang USTE ng ganon-ganon lang, so abangan natin ang official step ng mga nasabing players. So there you have it mga ka-latest, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more hottest intense and latest volleyball action. Thank you sa suporta, keep safe and see you on my next videos.